guys, semuanya yang disisikan di rumah. Pag-uusapan natin yung langis sa motor. Yan. Yung mga dapat nga ba natin gamitin sa langis o yung klase ng langis na gagamitin natin sa motor para may idea tayo. So ito, i-share ko lang yung experience ko sa pagpapalit ko ng langis dito sa aking motor. Scooter siya. Yan, Yamaha Mio Soul Eye. So ito, sana... So may tatlong klase ng langis, mga sir. Ito yung full synthetic, synthetic base, mineral oil. Syempre, pinakamaganda ring presyo yung full synthetic. Kasi purong-purong langis po yan, mga sir. Kaya nga full synthetic. Sumunod yung synthetic base. Medyo mura siya konti, siguro mga 20 hanggang 50 pesos doon sa fully synthetic. Kasi yung synthetic base may halo na yan. Tapos yung mineral oil. Mineral oil tsaka synthetic base, di na nagkakalayo yung dalawang yan. Halos parehas lang sila. Tapos, sa langis may makikita tayong mga timpla. May 5W40, 10W40, ganyan. Ang mga tawag po doon is multigrade. So, para makita nyo, ito. Ipapakita ko sa inyo yung kicks. Yan. Ito yung gamit kong langis sa motor ko. Multigrade po itong langis na to. Ayan. 5W40. Yan. Yan po siya. Yung 5W, ang ibig sabihin po niyan is 5 winter. Pinakamalabnaw po siya. Kumbaga sa nyob, pag piniga mo siya, yung purong lalabas dun, yun po yun. Tawag po dun, full synthetic. Kumpara lang sa nyob, full synthetic po yun. Tapos po yung 40 na makikita nyo dito, ayan po, 40. Yan po yung lapot. Yan po siya. Kaya tinawag siyang multigrade itong langis na to kasi may labnaw at lapot po siya. So, ayan. Fully synthetic po ang ginagamit kong langis kasi yung motor ko araw-araw po yung tumatakbo ng 150 hanggang 180 kilometer. Sa trabaho po yun, tapos kargahan pa. Pero pagpapunta lang po yung kargahan, pero pagpauwi, ako na lang. Yun, 150 hanggang 180 kilometer po yun araw-araw. Linggo, pahinga niya. Sa pagpapalit ko naman po ng langis dito sa motor ko, every 1,000, yan po ang huwag natin kakalimutan. Yung schedule natin sa pagpapalit ng langis. Ako kasi araw-araw kong ginagamit tong motor ko, every 1,000 kapag ka may budget, pagka low budget tayo, antay tayo ng ano, ng plus 500 kilometer. Kaya every 1.5 kilometer yan, papalit ako. O sa kada isang linggo, 10 araw, ganyan, palit ako ng langis ko kaagad. Kasi araw-araw ko siyang ginagamit sa biyahe yan. So balik tayo sa langis. So, yung sa labnaw naman niya, kapag sumubra yung labnaw niya, madaling mag-evaporate yung langis kapag kasobrang init nung makina. Kaya kailangan may kaunting lapot. Kaya kapag mainit yung makina niya, yung malapot, lalabnaw. Yung labnaw, lalabnaw pa. So, ito po yun. Multigrade. Kaya itong ginagamit ko. So, yung para saan ba yung ano, yung labnaw? Yung labnaw kasi para yun sa mga critical area, yung sa mga
sulok-sulok ng mga gearings, ganyan, para agad niyang mapasok ng langis yung mga sulok-sulok ng mga gearings natin sa makina, yung mga sulok-sulok, basta yung mga sulok-sulok niya. Tapos yung malapot kasi hindi siya ganun kadali sumiksik sa mga critical area eh. Kumbaga hindi siya ganun kabilis umakyat, kumalat yung langis. Yun yung malapot. Kaya kailangan mo siyang palabnawin. So dyan pumapasok yung pag in-start mo yung motor mo, kailangan mo muna siyang painitin. Yun. Kung ang langis mo naman ay 40 lang, kasi may mga nabibiling ganun na langis, yung wala siyang timplying, basta 40 ganyan, hindi siya multi-grade ganun, yun na yun, kailangan mo siyang painitin muna yung motor, para kasi pag pinaandar mo yung motor, aakit ngayon yung langis, kakalat yun syempre kasi umiikot yung mga gearings niya. Yun yun. Yun yung tinatawag na pagkating umaga, papaandarin yung motor mo ng up to 10 minutes. Papabihin mo lang siya naka-andar lang para yung langis kumalat. Kasi dun niya maaabot yung mga critical area, yung mga gilid-gilid, sulok-sulok ng makina mo. Kaya yun yung purpose ng pagpapainit ng motor. So since ito naman motor natin, yan, scooter siya. Dry clutch naman to, dry clutch yun. Yun din, dalawang klase kasi ng ano, clutch din. Dry clutch tsaka wet clutch. Ito, dry clutch. Ang dry clutch kasi hindi siya naabot ng langis o hindi siya nababasa ng langis. Hindi siya babad sa langis. Ang wet clutch, babad siya sa langis. Ano-ano nga ba yung mga wet clutch? Yun yung mga dicambio. Yung mga tricycle, ganyan. Mga TMX155, basta yung mga dicambio, yung mga manual transmission ng motor, yan yung mga wet clutch, kasi dyan pagtagal magkakaroon ng sliding kasi basa sila parati ng langis. Itong ganito hindi naman, dry clutch lang siya. So ito, tingnan natin ha, yung mga ibig sabihin ng kicks to. Lahat ng langis may tatak ng ganito. Meron yung langis na may makikita ka sa langis na ganito. Yan. JASOMB. Ang ibig sabihin ng JASO, Japan Automotive Standard Organization. Yan, Japan po yan. So, yung MB naman, yun yung, kasi may mga klase niyan eh, MA, MA2, MB, yan. Ano siguro yun, motor A, motor A2, tapos motor B. Yung motor A tsaka motor A2, yan yung mga de-clutch, mga manual, ganun, mga dry clutch, yan yun. Yung MB, ito yan, scooter yan. Basta scooter. Yan, MB. Lagi nyo tatandaan na yung MA for manual scooter. Yung MB, ay, so yung MA para sa mga manual motor. Yung MB sa mga scooter. Sa mga Mio, ganyan, Honda Beat, yun, sa mga scooter siya. Yun. Guys, thank you for watching my video. Sana may nakuha kayong idea kung paano, kung ano ba ang bibili nating langis para sa mga motor natin. So yun lang, ride safe guys, ingat.